Hey, what's up mga pare ko? Ito na ang ating panibagong video. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Noong game 1, ang daming issues sa dikit na laban ng Gin at TNT. Pero sa game 2, ay sinigurado na ng TNT na wala nang masasabi pa ang mga kabarangay ko. Very clean game, well officiated at malinaw na TNT talaga ang better na team sa gabing yun. Diba? Pero sa paanong paraan kaya nila natambakan ang defending champions na Barangay Ginebra? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga parker, pero bago yon, patalastas muna para may pambili kong ulam. Naisip mo namang gawing full-time na trabaho ang pagtitrade? Sumali sa Expert Option, ang nangungunang trading platform sa merkado, at ma-access ang aming libreng $10,000 na demo at mag-trade sa higit na 100 asset mula sa USD hanggang Bitcoin nang may maraming tool na magagamit mo upang matulungan ka mag-trade. Kabilang ang ilan sa pinakamahusay ng mga indicator at signal na available sa merkado. Magrehistro na ng account sa pamamagitan ng pagbisita sa Expert Option. Yun mga pare ko. For more information, i-click lamang ang link sa description ng video na ito mga pare ko. Ang isa sa mga naging factors ay ang 3-point shooting ng TNT katropa. 16 3-pointers ang nagawa ng TNT, 36% habang ang Ginebra ay lilima lang, 21%. Ang laking difference noon mga pare ko hindi ba? Matatandaan ang nakaraang video natin kung saan focus ang Alaska kay Jones sa depensa at hinahayaan ng mga locals ng TNT ang pumatay sa kanila. At nakuha ng aces ang game 1 na yon dahil off night ng mga shooters ng TNT. Sa game 2 naman ng Gin at TNT, kapag si Jones o Castro ang may hawak ng bola, madalas ay meron silang 3 shooters sa labas. Si Troy lang ang madalas na nasa ilalim na kumakat at naghihintay mapasahan. Kaya kapag pumasok si Jones at kapag may humelp sa depensa, may mau-open momentarily na player ng TNT. Katulad nito, humelp si Greg kay Jones, so si Chan na ang kumuha kay Troy. Pero kailangang ma-anticipate ni Chan ang pasa ni Jones kung kanino ibibigay dahil dalawa na bantay niya si Pogoy at si Rosario. Pero mali si Jeff Chan ang hula. Kay Troy ipinasa ni Jones. Mahirap na rin makahabol ang ibang Ginebra players nun. Nakakalat kasi lahat ng TNT players Ganun talaga opensa nila. Tapos mahusay pang pumasa si Jones. Hindi basta-basta na pe-pressure kahit i-double o triple team pa. Yan ang delikado sa TNT kapag nagagawa rin ng mga locals nila yung tira. Ito pa ang isa, parehas pa rin halos. Tinulungan ni Greg si Thompson, naiwan na naman si Chan kay Rosario at Pogoy. Pero this time, kay Troy nag-focus si Chan at hindi nag-rotate si Pringle kay Pogoy. Kaya yon, nagsisihan na si Chan at si Stanley Pringle. Sabi nga ni Coach Mark Dickel, simula doon umpisa ay gumana na ang paulit-ulit nilang opensa. Plano raw talaga nila yon. Nakakalat mga players, susubukang lumayap at kapag may tumulong, ikikick out sa mga shooter sa labas. Sinabi niya yan sa interview ng spin.ph. Madalas si Jones at Castro ang nagpapatakbo ng play na iyon. Kaya na-attract talaga yung depensa, di ba? Pero paano kaya kung walang tumulong sa depensa? Well, simple lang. One on one. Layup, floater, post up, kahit anong gawing diskarte ni Castro at Jones. Ito yung mga pagkakataong walang humel. Hindi ko alam mga parke kung mayroon na bang naisip na solusyon si Coach Tim Cone dito. Coach Tim is arguably the best coach in the PBA history, pero mahihirapan pa rin talaga siya at ang team niya. Oras na gabi ni Jones, gabi ni Castro, gabi ni Rosario at gabi ng mga shooters ng TNT. Sabay-sabay. Paano mo pipigilan yun, di ba? So, abangan natin sa Game 3 kung makakabawi pa ba ang Ginebra. Sobrang laking factor talaga ni Jones. Triple-double mga pare ko, siya talaga ang dahilan kung bakit ganito ang nilaro ng TNT. Hindi lang ang Game 2 kundi buong komperensya. Habang si Pringle naman ay nawala sa eksena dahil 2 points lang siya nung game 2 sa loob ng 44 minutes. Bihira yun. Abangan natin kung wawalisin na ba ng TNT ang Ginebra o babangon ng mga kabarangay sa game 3. This is the only gameplay. Like and subscribe. Bye-bye mga pare.